ngayon, tapos na natin i-install itong hydrovac. Buksan natin itong bladder para malaman natin kung okay ba sa 6-pool ba yung ginagawa natin. So ayan po, lumabas na yung brake fluid. So ayan, tumagas na, okay na po siya. So ganyan lang po pagtingin kung okay na siya. Hello mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Ngayon mayroon na naman akong gagawin itong hydrovac ng Tinwheelers Puso Dump Truck. Ang problema nito, mali ang problema niya, walang brake fluid na lumabas dito sa bladder niya. So yan po ang gagawin natin. Pag ganun ang nangyari, piston ang problema, palitan nyo na. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Kahit anong bleeding pang gagawin nyo, wala talagang brake fluid na lumabas pagsira na yung piston. Ito po yung luma niya. Pinalitan ko dati kasi yung problema nito is internal leaking, mahina ang kapit ng preno. Ito po yung piston niya, okay pa to, galing dito sa luma. So ngayon ito po yung ipapalit ko dito para makatipid yung amo natin. Internal leaking po ito ang problema, kaya nagpalit ako noon ng assembly hydrovac. Bali galing dito itong piston, good na to, pwede pa to magagamitin natin para makatipid yung bus ko. Si mahal naman to eh, nasa almost 3,000 yung kit. Itong piston na to, original po ito, hindi katulad nito is masasabi natin na local. Bakit? Ayan po, buksan natin ko para makita po natin kung magkaiba sa original sa kalokal. So buksan natin. O, habang tinanggal ko itong tornilyo, kung bago lang kayo sa akin channel, padaan lang kayo, please huwag niyong kalimutan mag subscribe at pindot na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong mga video. Ito na po, ayos na natin. O, ngayon ito natanggalan natin. Ito pong nasasabi ko na local dahil ito po, yung rubber cap niya is wala siyang backup. Hindi katulad nito, yung kulay white. Yan. Oh, yung sa original mayroon. Kasi yung backup nito is importante yan. Pag gumagalaw yung piston, hindi mo gumagalaw itong rubber cap.
di katulad ito sa local, pag apak mo ng preno, ayan, gumagalaw itong rubber cup niya kasi wala siyang backup. Yan, yan po ang local na repair kit, di katulad nito sa original. Bumili kayo ng hydroback repair kit, tingnan nyo po maigi na mayroon siyang backup. Itong kulay puti, yan po, hindi katulad sa local, mas mura siya pero wala siyang backup. Ngayon tatanggalin na natin itong piston. Tatanggalin natin muna itong pin niya. Ito po yung lock pin. A few moments later. Ayan na po, na-assemble na natin buong hydroback. Hindi ko na lang pinakita kasi walang tagahawak ng camera ko. Ayan po, okay na po to. Ibalik ko na dito itong long hydroback ang nasira. Yung short, yan, okay pa yan. Sa mga mekaniko dyan, katulad ko, shout out po sa inyo, sa inyo lahat mga kaibigan. Keep safe always. Tapos nung pinikagat ito, buksan natin dito pag meron ng brake fluid. Pag lumalapas na dito, ibig sabihin buwag na po yan. A few moments later. So ayan na po, tapos na. Ikabit na natin itong fitting na to papunta sa fuel cylinder. Saka lagyan na natin ang brake fluid para malalaman natin kung successful ba yung ginagawa natin. Ayan, ayan, kunti lang muna. So antay tayo mga ilang segundo. So buksan na natin itong bladder niya. Ayan po. So nakita nyo na, tumagas na yung brake fluid. Yan po ay ibig sabihin ko na po yan. So successful yung pinagawa natin. Okay na po. Yan, malabas na yung brake fluid. Yan po ay good na po yan. Ganyan lang po ang pag troubleshoot ng ganito mga hydroback. So ikabit na natin yung supply ng hangin. So ikabit ko lang muna itong mga wirings niya. Takpan muna natin para walang makapasok. Madumi. So ayan po, hanggang dito lang ako. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng video ko. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you.